Matamlay pa rin ang tourism industry sa Baguio City. Ito ay bunsod pa rin ng COVID-19 pandemic. May report si Freddy Rulyoda. Umabot lamang sa 5.62% ang naging tourist arrival ng Baguio City sa huling third quarter ng nakalipas na taon o simula Oktobre hanggang Disyembre ng 2020 kung ikukumpara ang bilang ng mga turistang bumisita sa lungsod ng October to December ng taong 2019. Ito ang malungkot na pahayag at pag-amin ni City Tourism Office Engineer Alec Mapalo na sa huling tatlong buwan ng 2020 halos 25,600 lamang sa kabuuan ang bilang ng mga turistang nakapunta sa City of Pines para makabisita at makapagbakasyon sa pamamagitan ng visita platform na paraan ng pagpaparehistro at bahagi ng protocol na sinusunod at ipinapatupad ng LGU at City Interagency Task Force. Ayon pa kay Mapalo, malayong napakababa ang nasabing bilang kung ikukumpara sa 455,000 mga turista na nakakapunta sa lungsod na normal na nangyayari, lalo na noong wala pa ang pandemya. Pahayag pa ng tourism officer na sa kabila na may mga turistang nakakaakyat sa lungsod mula Oktobre ng nakarang taon, ngunit ramdam ang pagiging matamlay ng tourism industry at activities, lalo na sa mga accommodation establishments o mga hotel at restaurant na kung saan ay mababa ang porsyento ng mga nagpapabook na mga guest at customer, habang apektado din ang income at trabaho ng mga staff at employee nito. Kalinsabay nito, siniguro naman ni Mapalo na mahigpit pa rin ang pagpapatupad ng health protocols para sa bawat turistang nagnanais na makapagbakasyon sa lungsod na kung saan ay dadaan sila sa patakarang ipinairal ng ahensya at IAT para iwas hawa at pagkahawa laban sa COVID-19 pandemic. Mula sa Baguio City, para sa Eagle News, Freddy Rulyoda, we live in interesting times. People's Organization General Assembly na isinagawa sa North Cotabato, pinangunahan ng 72nd Infantry Battalion ng Philippine Army. May detalye si Christine Lozano. Sa pangunguna ng Battalion Commander ng 72nd Infantry Gabay Battalion, Lieutenant Colonel Ray T. Alvarado, at sa pakikipag-ugnayan ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ay matagumpay na isinagawa ang 72nd People's Organization General Assembly sa Barangay Pangauan, Magpet, North Cotabato. Ang nasabing aktibidad ay isa sa mga pinagsisikapan ng 72nd IB upang makamtan ang kapayapaan at mawakasan ang insurhensiya ng bansa. Nilalayo nito ang matugunan ang lahat ng isyu at pag-aalala ng lahat ng people's organizations na nasa area of operations upang mas mapabuti ang kanilang pamumuhay at mabigyan sila ng kaalaman patungkol sa mga livelihood programs. Dagdag pa nito ay nagsilbing tulay ang naturang aktibidad upang maiabot ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga programa at proyekto para sa mga Cotabatanos. Isa rin sa mga naging highlights ng aktibidad ay ang pagbibigay ng 1,200 different farming tools sa lahat ng people's organizations. Ayon naman kay Honorable Rudy Kawagdan, 2nd District Representative ng North Cotabato, aniya taos sa puso ang gobyerno sa kanilang pangako na mapaganda ang pamumuhay ng mga mamamayan at kanilang gagawin ang kanilang makakaya upang mapadali ang kanilang pagbibigay serbisyo. Mula rito sa Davao del Norte para sa Eagle News, Christine Lozano, we live in interesting times.